Tuloy-tuloy ang bakunahan po sa ilang probinsya, pero sa lungsod ng Zamboanga kung saan sumipa ang mga kaso ng COVID ay ititigil muna yung bakunahan sa Linggo dahil balik MECQ sila. Sa lungsod ng Cebu naman, binawala na ang tinatawag na walk-in sa mga bakunahan o vaccination site kung saan Pfizer ang gamit. Nakatutok si Tina Pangalinan Perez. Maging ang Cebu City, nag-roll out na rin ang bakuna ng Pfizer. Pero sa vaccination site na Pfizer ang gamit, bawal ang walk-in. Yung mga walk-in naman sa ibang vaccination sites, kailangan munang hintayin matapos ang mga nakakuha na ng schedule bago makapagpaturok. Ayon sa LGU ng Cebu City, inaengganyo na nila ang lahat ng kanilang mga residenteng magparehistro. Plano na raw nilang magkasa ng mass vaccination sa lungsod sa susunod na buwan. Pero di gaya sa ibang lungsod, hindi raw namimili ng brand ng COVID-19 vaccine ang mga taga Cebu City. Maramati sa isang din ako, kapunta na siya. Mr. President, when will our vaccine be arriving? Mamaya sure ako. Now Mike, inigabot sa vaccine, di inyo kalimtan ang Cebu City na binauskos including Davao. That was his statement. Nasa 400 million pesos ang pondo nila sa bakuna, pero baka ipambili na lang daw nila ito ng mga gamit sa mass vaccination o kaya ipang-hire ng mga tatao sa vaccination sites. Pwede rin daw itong ma-realign at gamitin sa mga nakabimbing proyekto sa lungsod. Sa datos ng Department of Health, mahigit 300 lang ang aktibong kaso ng COVID sa Cebu City. Sa Negros Occidental, nagsagawa na ng mass vaccination para sa mga empleyado ng provincial government. Kasunod yan ang pagtaas sa mga kaso ng COVID sa kanilang kapitolyo, magtatagal ang bakunahan hanggang sa susunod na buwan. Hanggat may supply, tuloy-tuloy lang din ang bakunahan sa Zamboanga City na nasa modified ECQ ngayon dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID. Lunes hanggang Sabado lang ang schedule ng pagtuturok dahil lockdown ang lungsod sa Linggo. Sa Davao City, nabakunahan na ng unang dose ng Sinovac ang dating asawa ni Pangulong Duterte na si Elizabeth Zimmerman. Kwento ng anak niyang si Davao City Mayor Inday Sara, natatakot pa noong una si Zimmerman pero okay naman daw matapos maturukan. Kabilang sa A2 priority group si Zimmerman na isang senior citizen. Nanawagan naman ang dagdag na supply ng COVID vaccine ng Lanao del Sur LGU. Dumami raw kasi ang mga kaso roon, kaya nadagdagan ang mga gusto magpabakuna. Damihan po yung mga vaccines na pinapadala sa ating medyo naiintindihan na ng ating mamamayan kung anong kahalagaan ng vaccine na ito. Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 Oras.